gaya nung nasabi ko kanina, itong nasa stage na yung ICC investigation na patapos na at baka magre-request na sila ng warrant. Tapos kaya in-expect natin ito mga June at kung mag-spill over man to July yung warrant, at this will come in batches. The first batch, si Duterte, the father, no? The second batch, baka sina Bongo, Bato, at si Vice President Sara Duterte. Tapos ang third batch would be some PNP officials and other senior officials ng Duterte administration. Namayagpag eh, nung panahon ni Duterte. So, you know, identifiable sila. Gaya nung nasabi ko kanina, itong nasa stage na yung ICC investigation na patapos na at baka magre-request na sila ng warrant. Tapos kaya in-expect natin ito mga June at kung mag-spill over man to July yung warrant, at this will come in batches. The first batch, si Duterte, the father, no? The second batch, baka sina Bongo, Bato, at si Vice President Sara Duterte. Tapos ang third batch would be some PNP officials and other senior officials ng Duterte administration. Yun yung nakalap natin na impormasyon from those privy to the investigations being done by the Office of the Prosecutor of the ICC. How would it go, Marcel? Kunyari tapos na, ito na yung red notice, they ask Interpol, gano'n na yun. And Interpol will coordinate with PNP. With the PNP. Yes. But yun nga, we are anticipating magpa-file sila ng TRO to stop the PNP from implementing the red notice by the Interpol. Self-explain lang. Di ba, yung pag-issue nila ng red notice, yeah, doesn't necessarily mean na tapos na yung hearing. Di ba gano'n na yung ICC? Parang during hearing, gusto nila hawak nila. Yeah. Hindi magsisimula yung hearing unless hawak nila yung akusado. Walang trial in absentia ang ICC. Kaya ganon. Ngayon, sinabi ko rin kanina na a few weeks ago, I announced to the public that more than 50 former and retired PNP personnel ay sinulatan o tinawagan ng ICC. No? At ilan sa mga ito ay ang ilan sa mga ito ay nag-cooperate in their individual capacity. Doon sa mga hindi nag-cooperate ay malamang sa malamang may issuean sila ng tinatawag na blue notice from the Interpol or blue diffusion. No? Ito yung paglabas nila, maaring hindi timbrehan itong ating National Central Bureau sa PNP. Paglabas nila ng bansa ay ma-hold sila sa mga immigration counters. Ayan po yung blue notice. Sir, sorry, clarify ko lang. Dito sa ano kasama sina Senator Bato?
Senator Bongo sa ouster? No. Ang sinasabi ko, yung communication plan nitong ouster plot laban kay President Marcos includes itong hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa. Part ito, pati yung mga maisug rally, lahat ito ay para i-agitate yung taong bayan and hopefully makakuha sila ng mga active members ng AFP. Hindi kasama sila. I'm not saying that. I'm just saying yung hearing itself at the way it's being conducted, part yun. Kasi, alam nyo, nag-senador naman tayo, nag-iimbestiga rin naman ako. Hindi po ganyan. No? Hindi ka magkakandak ng moto proprio Senate investigation na hindi naman national emergency. Kaya ka nagmo-moto proprio dahil hindi mo na maaantay na makapag-file ka ng resolution at i-pass on first reading. Ma-refer doon sa committee mo. It should have national importance or emergency or urgency to warrant a moto proprio investigation. Tapos dapat kung ganitong mga klaseng impormasyon yung makukuha niya, dapat nagkaroon muna sila ng preliminary vetting ng preliminary research, vetting, investigation dun sa documents, tsaka yung witnesses bago mo iaharap dun sa Senado. No? Hindi nila ginawa yan, obviously. Kasi ang tanong dito, ano ba yung gusto mong ma-prove dito sa investigation. Eh, nung panahon ni Duterte, inamin niya nga mismo na addict siya sa fentanyl eh. Tapos nagmamariwana siya. Hindi naman kami nag-conduct ng investigation doon. Di ba? Ang importante dito is impeachable ba yung offense? Kung meron kang gustong imbestigahan, no? Ano ba yan? Betrayal of public trust ba yan? Or corruption ba yan? No? Wala. It doesn't make sense eh. Nangangapa siya dun eh. Parang talagang binigyan lang niya ng platform yung mga binabalita nung vlogger ni Duterte. No? That definitely does not warrant a Senate investigation. Kaya nga, kaso kung ilalagay mo siya dun sa konteksto na part ito ng communication plan for the ouster plot, then dun lang magkakaroon ng sense. Yun. Yung sa desktop plot, na sa tingin niyo kailan nila balak na nag-uumpisa na ba to, and ano ba yung other kasi nabanggit yung nag-uumpisa nga yata doon sa Senate investigation, ano pa yung ibang balak nila? Okay, ito yung sinabi ko kanina based doon sa aming bilang siguro pang-limang beses na nagsubok silang patalsikin. So, ongoing, ano ito? This is an ongoing ouster plot. So, mga pang-apat, pang-lima na tayo dito. Ngayon, itong June 30 kasi, things will drastically change. Kasi sa June 30, pwede nang eligible si Sara Duterte for re-election. Assuming makapwesto siya as president, parang Gloria Macapagal-Arroyo. So, yun po yung Sir? No, pag 2 years, 'di ba si GMA dati? GMA nakapwesto siya January of 2001. That's 2.5 years dun sa kanyang term. So nag-assume siya less than 4 years as acting president. So pagka ganon, less than 4 years ka mag-assume as acting president, you are eligible to run for president in 2028. So si GMA na kaya siya ng 9.5 years. O yun. Ito ngayon. So, sir, they are attempting na
may June 30? Hindi. They have attempted and they continue to attempt. Pero ngayon, mas may bagong dynamic kasi pwedeng mag, ano, pwedeng tumakbo for election. Sir, sorry to ask, medyo late lang, pero we all know naman yung closeness ni Senator Aimee sa mga Duterte. Mm-hmm. Do you think, sir, parang wala siyang alam o what? Kasi patuloy po yung pagdepende niya sa mga Duterte. Palagay ko, no, to be fair kay Senator Aimee, palagay ko yung closeness niya sa mga Dutertes are, is part of yung kanyang political strategy para sa 2025, para meron siyang boto sa magkabilang panig. Pero I believe it's a miscalculation. Kasi hindi naman siya i-embrace noon ng Davao vote, tapos malalagasan pa siya ng Marcos vote. So I don't think it's a sound strategy. Pero to answer the question, hindi siguro niya alam yung mga galaw ng Duterte camp. Dahil ang tingin pa rin sa kanya is an outsider. Sir, then who is behind all of this? Si Duterte. Si former president mismo. The attempt to oust the... Yung mga ouster class, who could be the brains behind it? Who's initiating all of this? Based on sa information namin, is the Duterte camp. No? Sino sa Duterte camp? Eh, ano na yan? Kumbaga, it goes without saying. Hindi naman gagalaw itong mga to pag walang imprimatur ni Duterte, yung tatay. And makikita natin dun sa kanya mga public pronouncements. These are statements meant to agitate, to incite sedition and rebellion. At yun na yun. And he wanted to do this, he initiated this because, based on the information that you got. Okay, ang pakay sa ouster plot ay para patalsikin ang presidente. Therefore, sino ang papalit? Yung vice president na anak niya. Yun po yun. You mentioned earlier there were previous attempts para i-oust si Ramon Marcos. Kano ka iba ngayon yung sitwasyon and gano'ng kalaking role yung gagampanan ng mga active and retired officials from the PNP? Okay. Ito, no? Ano ulit yung first part ng tanong? Yung sa previous attempts po, okay. Gaano ka iba sa ngayon and also ano po yung mga role na you think gagampanan ng mga active and retired officials from the PNP? Sige, ililiwanagin ko lang, ano, hindi lang ako yung nagsabi nito, even yung AFP chief of staff nag-compare man ito late last year, at ito yung mga nakakalap namin na impormasyon that there is an ongoing recruitment sa ranks ng AFP. So, anong difference ngayon dun sa past attempts? Yung past attempts, ano yon, talagang it's also straightforward power grab.